pagdating sa mga ganyang bagay. Okay. Ano ba? Sandali, tatanungin ko muna to. Ano sa tingin nyo? Do I have to say? Ha? Pwede na? Sabihin ko na? Okay. Okay, sabihin ko na. Nag-thumbs up lahat ng mga taong ko. I think a week ago, mga isang linggo na yung nakakalipas, I am invited. Kung may post ako sa aking Facebook, makikita nyo. May post ako sa page. Nakasama ko si Mayor Ladaran, si Asec Villanueva. Okay? Tinawagan ako a week ago. Sige, tabi ko sa. Tinawagan ako ni Mayor Ladaran. Sabi niya, inaanak, anniversary namin ng ninang mo. Maraming mga undersecretary dito at saka ASEC, assistant secretary. Gusto ka makita at makilala. Pinagmamalaki kita, inaanak kita. Bon, ligay rito, Beno. Ligay rito. Okay. So, ikukwento ko na sa inyo. Dito ka sa gilid. O, ikaw, dito ka. Hindi lang, dito ka, dito kayo. Dito kayong dalawa. Okay. Yan. So, sinama ko yung mga tauhan ko. Sinama ko si Lemor, si Bon, si Beno. So, syempre, pagdating doon, lahat ng mga cellphone nila inawat. Bawal sumagot ng tawag, bawal lahat for respeto. Kasi nga, mga undersecretary, mga sekretaryo nandoon doon. Mga inabot kami ng 6 na oras, siguro. Mga ganun ba? Mga 6 na oras. So, ako yung kasama, the boss. Pag-uwi namin sa bahay, yung palang jowa ni Limor, na dati kong tauhan na tinanggal ko na kaya lang naman napupunta rito sa bahay is because dahil kay Limor, ay nag-aaway. Hindi raw marunong sumagot ng telepono si Limor. So lumapit ako, nabihan ko na matinuyang boyfriend. Huwag maawayan. Eh, hindi ko alam kung anong ugali meron yung babae. Abay, sinampal ng babae sila mo. Pah! Eh, kaya kong intindihin yun. Baka nga talaga lang ng galit. Pero nung nalahulog yung salamin ni Limor, tinadyakan ng babae yung salamin. Brag, durog. Apos umalis yung babae. Eh, sabi ko, ang ayoko sa lahat ng tauhan ko, yung walang dignidad sa sarili. Okay. Ngayon, si Limor, sabi ko, tutulungan kita. You stay with me. Matagal na kitang tauhan. Paayos natin yung ano mo. Basta marami kong sinabi sa kanya. Gusto ko ibigay na tulong. Hanggang kanina, sabi niya, boss, aalis ako, pupuntahan ko yung mga. Sabi ko, ganito, Limor, bigyan mo ng konting respeto yung sarili. Okay. Hanggang sa marami nang nagsasabi sa akin ng mga ugali ng babae, wala naman akong problema doon. Kumbaga, hindi ko yung problema. Problema nila yun. Ang sa akin lang, sa bahay ko, sa harapan ko,
nagkakasakitan tayo. Bakit? So, sinabihan ko si Lemor na you have to choose between the line. Kapag iniwan mo ako ngayon at sumama ka sa kanya, kayo na. Wala ka na tayo. Now, kapag kayo stay with me at kung talagang mahal ka niya, ay mauunawaan ka niya. Eh ngayon, eh tinetext, pinakikita daw ni Lemor kay Benok yung text ng babae. Wala kang bayag, di ka makaalis dyan. Ganun. Kaya naobligang umalis. Nakakalungkot sabihin, wala na ho sa akin si Lemor. Rachel. Oh, ngayon, tumawag ho sa akin si Flora ka lang, si Mami Flora. Eh sabi ko, Mami, ang pagtulong, walang problema. Pero yung magagamit yung pangalan ko nang dahil sa akin itutulong kayo, ay hindi ko pinahihintulutan yan. Okay? So, you know, yun ho ang buod ng pangyayari. I think you deserve to know. Alright? So, mas pinili niya ho yun, iniwan niya ako, mas pinili niya sumama doon sa babaeng binabastos siya sa harapan ng maraming tao. At yung mga supporter ko, ay kung sinusuportahan nyo ako, ako na lang ang suportahan nyo. Ganun lang kasi. Sino to? Ah, si ano yan? Ako na yan. So, wala ako masamang tinapay doon sa bata ko. It so happened na he decided to go doon sa tawag ng kanyang, ano, alam mo na, babae. Oo. Sabi ni Jerry Heralde, another pagsubok. Hindi naman siguro pagsubok. Kumbaga, naisip ko na rin yan na makakailangan ako na yung mag-live para mapangalagaan ko ng konti yung aking channel. Hindi ako nagkulang sa kanya. Actually, lahat ng klase ng tulong gusto kong itulong sa kanya. Nag-isip siya at mas pinili niya siguro yung pag-ibig niya ay hindi ko pwedeng awatin niya. Panalangin ko na lang na siya ay mapabuti. Diba? Ngunit kaya ho ako nagsasalita ngayon dahil baka dumating yung araw na magamit ho yung pangalan ko at magamit kayong mga supporter ko, ayoko ho mangyari. Okay? Ano yung sabi mo sa kanya, Bon? Hindi niya alam ang... sabi ho sa kanya ni Bon, pare, hindi mo alam ang ginagawa mo. Nahuhumaling ho eh. So, hindi na natin kayang kawatin niya. Siguro naman kayo lahat eh. Hindi. kaya... Siguro, lahat kayo ay bibig. Kaya pagkapag-ibig, ika na eh. Hahamakin ang lahat eh. Tumigas ka lamang. So that is the story, yo. That is the story. Sabi ni Jerry Heralde, tigasin talaga po. Oo. Kasi ganun 'yon. Parehas sila naggagamitan. I did not see love after all. The girl is no respect to him. Pero mo, sinampal dito sa loob ng bahay ko. Okay pa yun, maitig daw kayo sinampal eh. Nahulog yung salamin ni Lemor. Denorog doon babae, tinadya ka. di ba? Ayun yun. Sabi ko sa kanya, lagyan mo ng dignidad yung sarili mo, pare. Ngayon, kung wala ka ng dignidad sa sarili mo, bahala. Kasi kung mahal ka dyan talaga, totoong pag-ibig yan, mauunawaan ka dyan dahil naghahanap buhay ka. So, you deserve to know that thing. Kaya sinabi ko. Pero ako, wala akong masamang tinapay doon sa tao ko. Bata ako yun. Naging maayos na tao sa akin yun.
Sabi ni Rodel Nieto, kawawa ka naman, Tol Limor. Mas lalo kang mapapanot niyan. Malamang! Ikaw naman, Rodel Nieto. Ikaw naman, nangaano ka eh. Diba? Mabuting tao yon. Ngayon, marami mga supporter na nagtawagan sa akin kanina at nakatanggap nga daw ng tawag doon sa babae at saka doon sa babae. Na alam mo dito. Ay hindi naman ako nagkulang na sweldo sa kanila. Sabi, ikaw tikyatot, nangano ka. Sabi ni Joby, that's life. Things happen. And we just have to accept it. I wish them good luck. Me too. Sabi ko sa kanya, ako, I don't look back. Oh, sabi ko, pagpalain ka nawa sa decision mo. Ay, sana pagpalain ka. Ang ayaw ko lang, ayaw ko na magagamit yung mga supporter ko. Okay? Lalo na sa pansarili nilang interest. I wish them good luck. Kayo, panoorin nyo yung kanilang magiging vlog para sila'y kumita at makakain yung kanilang pinagpaguran. But I don't want you to, yung uungot sila sa inyo. Magagalit talaga. Respeto sana sa sarili. Yun ang hinihingi ko, Jerry. Kasi okay lang yung sinampal ka. Okay na yun. Pwede ko pa intindihin. Galit yung babae. Eh, pero nung nahulog yung salamin, dinurog ng babae. Pero syempre, anong gagawin ko? Alam nga naman makialam ako sa kanila. Pwede umalis yung babae. Andito sila. Eh, humaling na humaling. Sabi nga ni Bon, pare, hindi mo alam yung sinasabi ko. Diba? Hindi mo alam yung ginagawa ko. Kung babalik, di ko alam kung patanggapin ko ba. Pero naging mabuting tao. Kasi ang masakit dito, sinabihan ko siya. Alin ang pipiliin mo? Dito, sa matagal mong kasama, o dyan, sa isang tao mong kasama. Sabi ko, nung pinatulan mo yan, mali na agad. Eh. Kasama mo sa trabaho, pinatulan. Eh, humaling na humaling sa... Alam mo na, baka ngayon lang nakatikim ng... Ay, di, hayaan nyo na siya. Doon siya masaya. Kung siya siya masaya, suportahan ta ka. Pero imo, ipinagpalit niya yung team dito. Oh, di ba? Ganon nga team. Kaya, I wish him good luck. Sabi ni Man of Steel, may message siya. Dapat hindi bigla-bigla ang desisyon. Merong mga paraan at proseso sa mga problema. Pare, desisyon niya yun. Igalang na lang natin. Ngayon, kung ano kahinatnan ng buhay niya, wala tayong kasalanan doon. Di ba? Yun lang. So, since wala na siya sa akin, ayoko ma-involve ng kahit ano tungkol sa kanya. Natural lang na magsalita ako para maalaman niyo. And you deserve to know the truth. Yes. Sabi ni Julius, pinatikman ng helicopter kay na humaling si Limor. Limor, good luck! sabi nga ni Benok, di mo alam ang ginagawa mo. tinatikman daw ng helicopter. Pampira ka naman, Julius. Maka-helicopter ka dyan. Sino ba marunong mag-helicopter dyan? Parang gusto ko rin yun na. Julius? Ha? Share niyo muna natin to para dumami tayo. Oh.
Lemor, mag-comment ka lang dito. Huwag ka mag-alala. Mamimiss ka ng madla sa kakulitan mo. Gumamela 544. Always babae ang weakness ng lalaki. We. Hindi ko naman naging weakness ang babae. Oo, hindi. Oh. Eh, nung si Maya nagpadala ng divorce paper, pinirmahan ko agad.